Hi everybody, good afternoon. It's Sunday afternoon and I'm going to try to start my exercise. It's been a while. Actually, hindi, I'm not doing the exercise and all that talaga. Hindi talaga ako nag-exercise kasi syempre busy schedule and I my job itself is as in talagang walking and all that. Pero it's different pa rin since nag-change na yung aking way sa yung way ng work ko, iba na, hindi na gaya ng dati. So hindi na ako masyado nag-perspire, although I walk every day kasi required ako to walk every day when I'm on field. So talagang part 'yon, talaga na marami siyang lakad. Lakad, of course, paano ka makakarating sa patutunguhan mo, 'di ba, if you will not walk. Ayan, let's try. I found a video which I tried to follow noon. I think that was last week. And I find it like, okay naman siya. It's a chair exercise. All you need to do is to sit down and follow yung video. And actually, nahirapan ako. Guys, ito naka-outfit na si auntie. So we will try to follow the exercise na sa video. Okay. So, yung pangalan is chair workout. Feels good to bring your arms up. Please call us at 612-873. Let's go. This one is a need to hold on for some stability. Siya. That's fine. Almost 10 minutes lang. 6963. Almost this 10 video minutes. Is a super simple chair exercise that runs about only 8 minutes long and all you need is a chair and some water. You can do this on your couch while simple marching. There you go. You can let your arms dangle. Nagpawisan talaga ako. In fairness, napagod talaga. Hindi nakikita pero pinagpawisan talaga ako dun sa exercise na yun. In fairness, nagustuhan ko siya kasi hindi talaga siya yung super extreme na kailangan mong ano, lumayo. Ang sakit yung part na yung ano, sa legs na yung stretch mo. Na yung pag-ganon-ganon.
Hindi ko kaya. Napagod ako. It's been a while, guys. Siguro mga ilang years na akong hindi nag-exercise. Pero dati talaga, nag-exercise ako. Dati siguro, nung mga nasa 20s. 20s to 30s siguro, guys, nag-exercise ako. Pero dahil sa naging busy na yung schedule ko, hindi ko na siya nagagawa. So sabi ko sa iyo, yung mga nakikita nyo, parang mukha. Ang 10 minutes exercise lang yun, pero talaga napagod ako in fairness. Ang sakit niya sa legs, ang sakit niya sa chan. Pawisa talaga ako siya. Pero gusto ko siya, kasi you can do it anywhere. Tapos yung exercise niya is ano lang, mga, di ba, mga sabi niya 8 to 9 minutes lang. So, ang gagawin ko ngayon, itutuloy ko siya. Itutry ko siya everyday gawin. And then, mag-walking muna ako sandali. Habang, parang kailangan, okay ako sandali. Tapos guys, nakaano ako. Meron akong girdle. In-order ko siya sa Shopee. In-order ko siya sa Shopee. Tapos, siguro mga less than 200 siguro yung price niya. So, mag-iisang ikot lang ako sandali. Tapos, at least para medyo masanay ako. Sana makarere ko siya niyan talagang yung talagang makapag-exercise na ako everyday. Kahit yung mga, gusto ko yung chair exercise na yun, okay siya. Hindi siya masyado nagre-require na kailangan pumunta ka sa malayong lugar and all that. And there's no definite area na kailangan gawin mo siya. So, anywhere you can do it. So, ang sakit siya sa chan. Ang sakit siya sa legs. Grabe. Currently, I weigh 75 kilos. And I'm hoping na if I do it like siguro mga 30 days, siguro naman may effect na siya, di ba? Ay, nag-walking ako. Sandali. Dati, nung sumasali pa ako ng mga beauty pageant, pang ganyan. Siyempre, kailangan maganda yung katawan mo, diba? So, nagjo-jogging ako. Nagji-gym. But, since nawala na ako ng time before, ay since natapos na yung mga pageant days ko, siyempre, wala na rin. Hindi ka na rin mag-exercise. Kasi, naging busy ka na rin. Kaya, hindi mo na rin nagagawa. Hindi, akala ko masasama ka, auntie. Ayun yung ito ko, yung girdle ko. Mga nabili ko siya, less than 200. In fairness effect siya, meron siyang parang may zip doon. Meron siyang zipper, guys. Tapos, ito. Yung part na ayaw mo, like, yung parang nag-curve and all. Dun mo siya ilalagay. Para yun yung mag-flat na area. Nagsakit din yung exercise. Ngayon, binuhuyak as in. Ah, 9 minutes, Lia. Try ko ulit. Isang ikot. Ano?
Siguro for now, 20 minutes lang muna. Tapos, siguro as time goes by, magtatagal din ako. Pero gusto ko yung chair exercise effect. Talaga, umiinit yung chan mo talaga. Super pawis. Current weight ko is 75 kilos. Ang height ko is 5'3 and a half. Hindi ko alam kung overweight ako for my height. 75 kilos. So, hindi na ako kakain. Ay! Hindi na ako kakain. Hindi daw kakain, pero mamaya, pagdating ng food, kukain siya. Napaka-supportive niya talaga. E di kung sana kung sasamahan niya ako, diba? O, tingnan mo naman yung katawan ni ate. Hindi na kaya siya talaga nangangailangan ng exercise. No more diet. So tomorrow, if I do it every afternoon, you have to follow me. Follow me. You have to follow me and then you have to wear proper outfit also at the same time. Tomorrow, starting tomorrow, when you go Rota, you walk. Eh, syempre, walking na ako sa Rota and then mag-exercise pa ako. Siguro mga 20 minutes every afternoon. Oh, well, chair exercise si auntie and then continuing jogging over there down the road. Somewhere down there. Excuse me. So, kanina, nag-slimming coffee ako. Unfortunately, hindi ko siya pwedeng i-reveal kasi parang baka masisira yung company. Parang hindi naman ako pumayat. Kaya hindi ko siya pwedeng i-reveal. Pero, I think, kapag nag-slimming coffee ka, kailangan talaga, pati yung diet mo masusunod. So, feeling ko kasi nung nag-slimming coffee ako, for almost, mag-1 year ko na siyang ginagamit eh. Siguro, oh, 1 year na. Mag-1 year siya ng May. Kaso nga lang, ang health benefit na I can say na okay is yung bowel movement ko is regular basis. Oh, on a regular basis, it's siguro, mga kung talagang marami akong kinain, mga 5 to 6 times a day, 5 to 6 times a day. So, feeling ko yung effect niya sa akin is, pag yung kumain, every time nakakain ako, yung metabolism ko is mabilis. So, parang feeling ko lumalabas siya agad. Pero, syempre, kung gano'n siya kabilis lumabas, gano'n din kabilis yung pagkain ko. So, parang wala din, di ba? Kaya, ayaw kong sabihin kung ano yung slimming coffee na yon. Kasi baka, syempre, baka hindi maniwala yung tao na umiinom ako noon for almost a year na, tapos walang nangyari sa akin. Tapos, ayun. Sana mapanindigan ko, guys. Please follow my vlog. It's Auntie Vlog. And, teka nga pala, meron parang nagpapa-shoutout pala sa akin si John Pot. Hi, John Pot! Shoutout sa'yo. And si Christian Sabugo. Si Christian Sabugo and sinabi na ba shoutout niya? I forgot. Ninya Ignacio. Tama. Shout out kay John Pot. Hello. Thank you for watching. Thank you for following Auntie Vlog. And shout out din kay Christian Sabugo. Tapos sabi niya mahal daw niya. Mahal kita sabi na. Mahal niya si Ninya Alipio. Tama? Yeah. Sabi niya yun. Tapos mali ako nang shout out. Anyway, si kay Christian, gumawa na ako ng video kanina. Unfortunately, hindi ko siya na-send sa'yo eh. Pero shout out sa'yo, Christian Sabugo. Bakit kailangan utusan mo pa ako na sabihin na mahal mo siya? Eh, pwede mo namang sabihin in person, di ba? Ay, naku, dapat mag-training ka sa akin. Mag-training ka kay auntie. Expert yata si auntie sa mga ganyan. Dapat, muntik na kasi ako naging guidance counselor. Ayan, yun lang naman aking content today, yung aking pag-exercise. I'm not sure if mapapanindigan ko siya ng 30 days to 1 year. What? 30 days to 1 year, hindi ko sure kung mapapanindigan ko siya. Guys, samahan niyo ako pumayat. Kung hindi man ako papayat, ay, tanggapin na natin. Di ba sabi ko noon, sabi ko tanggap ko na. Pero, kung hindi man ako papayat for health
purpose siya na at least yung makapag-exercise ka man lang. Kasi syempre, we're aging and all that. So, hindi natin alam kung ano yung mga future na sakit na pwedeng mangyari sa atin. Kaya, bago pa mangyari yung mga kaganapan ganun, kailangan gumawa na tayo ng paraan para ma-stop, to prevent, ayun. Parang kung lakas maka-advise, pero kung kumain naman si Auntie Wagas, di ba? Sa bagay, hindi naman ako nag-iisa kasi pati siya, malakas din naman kumain yan. Akala nyo hindi. Tapos panood-nood lang siya. Hoy, kita yung tiyan mo, Auntie. Auntie! Kita yung tiyan mo. Ayun, bye guys. Thanks for watching Auntie Vlog. Please continue to support me and follow and watch and like and send stars if you can donate it to me. Yung mga stars, siguro mga 100 stars minimum, ganyan pataas. Ayun, yun nga pala kagabi, nag-live video pala ako last night. I was singing yung mga songs na hindi ko naman maabot. Pero thank you sa nag-send ng 100 stars total sa akin. Yung si Ellie Zion and si Cousin Omar na nasa US. Hello, thank you very much mga cousin for supporting me always and forever. Bye guys, thank you for watching Auntie Vlog and sa lahat ng nag-PPM sa akin. Unfortunately yung messenger ko pala kasi marami nag-PPM sa akin eh. Hindi ako nagsulat. Sa next vlog ko na lang i-shoutout yung mga nag-PPM sa akin. Guys, i-disable ko muna yung aking messenger kasi meron kasi siyang yung automatic reply and I tried to disable yung automatic reply. Tapos, unfortunately, kahit ginagawa ko na siya sa Chrome, halimbawa, nagawa ko na siya and then pag yung mga first time na mag-send sa akin ng email and ng message, bigla na naman siyang bumabalik yung auto reply. So hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Kaya dinisable ko muna, guys. Tapos try ko ayusin para at least yung iba na nahihiya mag-comment at magbigay ng kanilang messages sa akin sa comment section ng ating mga videos and all, kung yung lahat ng way kung paano niyo ako ma-reach out. Sorry guys, inano ko muna ayusin. Meron kasi yung mga iba, ayaw nila mag-comment. Like yung mga iba nag-PPM sa akin, ang kukulit ng mga messages nila. And natutuwa talaga ako. Sabi ko, ibabalik ko yung aking email. Kasi parang mas nakakatuwa. Siyempre, nahihiya sila mangulit pag kita ng lahat, di ba? And it makes me happy talaga na nakaka-receive ako ng mga PM na makulit. Ayun, kasi I feel like para nasa same boat kami pag yung makukulit yung nagme-message sa akin. Ayun. At saka yung mga, kung meron mang yung mga hindi natutuwa, syempre, natutuwa, ina-anticipate ko talagang hindi naman lahat is mapi-please mo. So, expect na meron pa rin yung maiinis sa'yo, maiirata sa'yo, yet they are still watching your videos. Guys, you better leave na lang kung hindi kayo matutuwa sa mga, or hindi kayo natutuwa sa akin, it's okay. And ako naman yung tipong taong positive thinker, and if ever may mga bashers or meron yung mga hindi nagugustuhan yung mga pinupost ko nga videos, tapos meron akong isang na-receive na parang PM na hindi siya maganda, pero it's okay, I understand. You cannot please everyone. So, ayun, I just erased the message and then that's it. That ends the bashing na. No need na yung parang replyan mo pa and all that, patulan mo and ganun. So, hindi na kailangan. I-stressin mo lang yung sarili mo. And yung mga ganyan, yung mga hindi mo napi-please, it's part na talaga ng life. Kahit sa normal na buhay, sa vlogging man and all, meron ka talagang mga taong, may mga tao talagang hindi ka magugustuhan. So, that's okay. Diba, auntie? I'm talking to them and to you and it's like she's not listening to me and she doesn't agree with what I'm saying. So, any side comments, recommendations? Recommendations, wala. Ayun.
So guys, bashing open. You can send kung ayo or kung meron kayo marerecommend, oh, better mag-content ka ng ganito or what. It's okay na mag-suggest. Ayusin ko lang sandali yung aking messaging kasi talaga ang kulit talaga niya kasi yung kasing automatic reply niya is parang ano yung automatic reply niya, auntie? Parang, how can I help you? Parang something like that. So, nakaka-receive ako ng mga messages na they are asking for money, they are asking for help, ganyan. Ako okay for as long naman as kaya ko na mag-share. Wala namang problema. Pero yun lang, ang tawag nito? Sa panahon ngayon, hindi ko kasi sure kung talagang lahat is talagang real yung kanilang ina-ask na help sa akin. Pero tumutulong naman talaga ako. Yun lang, hindi ko naman siya. Tumutulong ako, pero hindi ko siya vini-video and all that. Sa personal na buhay, sa totoong buhay, ginagawa ko talaga siya. Pero hindi ako nag-take ng... Hindi ako nag-take ng video pa to prove na ginagawa ko siya. I don't have to kasi hindi naman ako public figure during those times. Hindi naman ako public figure para mag-video ng proof na tumutulong ako sa tao. Ayun, anyway, bye again. Thank you very much. Hope you will watch my journey sa aking pagpayat. Diba sabi ko, tanggap ko na. Pero, yun nga, as I've said, for health purpose, na, syempre, we are aging and we don't know what will happen in the future, kung pwedeng yung mga sakit lalabas kasi hindi ka nag-ingat, mga ganyan. At least, pala mapawisan ako. Kasi itong work ko ngayon, although I have exercise na, I do walking every day, but yung hindi talaga ako pinagpapawisan ng bonggang-bongga. So, I hope this will help me na to be healthy. What's the anich all the time? The looking. Magkaka-cricket na naman siya pag inedit ko yung video. So, what can you say? Ganun na naman yung video ko. Bye guys! Have a blessed Sunday and please continue to watch my videos and you can like, share, send stars, minimum 100 stars. Wow! You can send stars to support me. And sa mga meron palang nagtanong sa akin, si Ma'am Shi, nakalimutan ko yung pangalan niya. Hindi ako ready mag-shout out and all that. Tinatanong niya sa akin kung paano daw mag-vlog, paano gawin yung vlog. Mag-ano ka lang ng videos maggawa ka ng videos, tapos available naman yung mga editor sa Play Store? Is it Play Store? Oo. Available yung mga pwedeng i-download ng mga editor. Anywhere, marami dyan. Ayun. Magkuha ka lang ng video and then mag-download ka ng mga editor. Ayun. Tapos from there, matututunan mo naman it. Tapos yung vlogging, kung ano yung interest mo sa buhay, kung saan ka masaya, saan ka confident, saan ka matutuwa, yun yung iko-content mo. Ayun. Hindi yung, meron naman yung iba parang gumagawa ng kung ano. Pero ako kasi parang yung real life sa akin. Yung ano yung talagang ginagawa ko araw-araw. Ayan. Pwede naman gumawa kayo ng skit, ganyan. Depende sa gusto mo. Ako kasi gusto ko lang yung real life story. Kung ano yung journey ko araw-araw. Yun yung ipapakita ko. Yun. Thank you guys. Thank you for watching Auntie Vlog. Bye.